Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Dalawang bagay na hindi natin maiiwasan sa buhay. Una, pagbayad ng buwis at pangalawa, magmi-meet po tayo ni Lord pag natapos na po ang buhay natin sa lupa. Minsan naisip mo na ba kung ano mangyayari sa pamilya kung bigla ka na lang mawala? Marami pong tao ang takot na pag-usapan po ito. Pero alam nyo, napakalaga na pagplanunan po natin ang ating future. Bakit? May kasabihan nga eh, if you fail to plan, you plan to fail. Kaya ano dapat natin ang pagplanuhan? Ang unang pagplanuhan muna natin ay tinatawag natin life plan. Ang life plan po ay isang detalyadong plano para sa future ng ating pamilya. Kung sakali tayo po ay mawalay na at di na kaya talagang magtrabaho. Kasama na rin dito yung aspeto ng tulad ng insurance, life insurance, estate planning, di ba? At syempre, bakit ito mahalaga? Para ito, sigurado mo, kahit na wala na tayo, maayos at ligtas ang ating mga mahal sa buhay at may kapanatagan pa ng ating kalooban na hindi sila kailangan mag-alala. At syempre, nagkakaroon tayo tinatawag na financial security para sa pamilya. Diba? Siguro ito yung sa pinakamahalaga na protektahan natin ang kinabukasan ng ating pamilya. Do you agree? Kaya kailangan po natin pahalagahan po yung tinatawag nating health insurance, life insurance. Diba? At saka yung tinatawag nating life planning para pagdating ng panahon, diba, wala na silang aalalahanin. Pangatlo, syempre, pag nai po ay nagkaroon ng life plan, magkakaroon tayo ng tinatawag na maiwasan ng conflict at legal issues. Lalo na kung meron kayong ipapamana at sana all may pamamana. Hindi sila mag-aaway ng mga anak. Kanino ba ito maiiwan? Di ba? Kanino ba itong responsibilidad? At syempre, ang pinakamahalaga nito, magkakaroon ng peace of mind para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Kahit ikaw ay wala na sa mundong ibabaw na ito, alam mo sila na sila ay financially secured already. So, ano po ang kailangan nating gawin para po tayo ay magkaroon ng magandang life plan? Number one, kumuha po tayo ng life insurance. Pangalawa, ayusin po natin ang ating tinatawag na last will and testament kung meron kayong iiwanan ng mga ari-arian. Pangatlo, magkaroon ng emergency fund, paggagamit ng pamilya sa biglaan, pangangailangan. At pang-apat, mahalaga na mag-usap po yung buong pamilya. I-explain mo kung ano ang iyong plano kung sakali tayo po ay lilisan na sa mundo. Ang pagkakaroon po ng life plan ay hindi po pagiging morbid po o pessimist. Kung ikaw ay mahal mo ang iyong pamilya, ikaw ay isang responsableng ama o ina, kailangan paghandaan po natin ang ating kinabukasan. Do you agree? Bakit? Para ito ay magkaroon ng kapanatagan ng ating isipan at kalooban at magkaroon tayo ng tinatawag na peace of mind. Sana nakatulong tong episode na ito at parating tatandaan. Sinasabi ni Chinky Tan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Bueno mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Mary Jane Veloso, na mahigit isang dekada na sa death row sa Indonesia, iuuwi na raw sa Pilipinas ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero pamilya niya, hindi raw masaya. Mga Pilipinong tago ng tago o TNT sa Amerika, pinakikiusapang muli ng embahada na umuwi na muna matapos sabihin ni US President-elect Donald Trump na handa siyang magdeklara ng national emergency para lang masawata ang illegal immigrants sa kanilang bansa. I always tell our friends, everybody, just do everything right. Really, I mean, there is no other way. Malamig na simoy ng Pasko, garantisadong mararamdaman na raw sa bansa ngayon ayon sa PAGASA. Ibig sabihin din ba nito, wala na munang mga bagyo? At mga larawan nina bossing Vic Soto at iba pang cast ng inaabangang pelikulang The Kingdom na in full costume, ipinasilip. Mainit, init pa! Yan ang latest sa showbiz hinahan! Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosin. One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao.
patay sa pamamaril ang isang 18-anyos na lalaki sa Iloilo. Ang itinuturong motibo, droga. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Walang habas na pinagbabaril ng riding in tandem ang isang binata sa Iloilo City. Bandang alas 3 ng hapon kahapon, November 19, sakay si Chris na isang tricycle kasamang kaibigan na si Elias Macoy sa barangay Taal, Molo, Iloilo City. Lumapit ang dalawang lalaki sakay ng motorsiklo. Maya-maya pa, bigla na lang nilang pinagbabaril si Chris. Ang kasama niyang si Macoy, mabilis na tumakbo. Agad na binawian ng buhay ang 18-anyos na binata matapos magtamo ng gunshot wound sa iba't ibang bahagi ng katawan. Base sa investigasyon, bumiyahi ang dalawa mula kalumpang sakay ng pampasaherong tricycle. Sabi umano ng driver sa mga pulis, may kasagutan si Chris noon sa cellphone. May isa pong kasamahan niya kasama sa tricycle na siya pong na-convince na sumama, parang may imi-meet up. Lumalabas sa follow-up at task force operation na kasama pala yon sa nagplano ng pagpatay. Naaresto agad ng Molo PNP si Elias Macoy na itinurong utak sa pagpatay kay Chris. Kinilala siyang si Elias RK na siya rin palang kikitain dapat ng biktima bago ang pamamaril. Ang transaction nila is about sa illegal drugs. Itong si RK, target na namin ito for operation. Talagang si RK yung nagpautos kasi siya mismo yung nagdikta kay Macoy na pagdating mo dito, bumaba ka agad sa tricycle. Nasa kustodiya na ngayon ang Molo PNP si RK habang patuloy ang pagtugis sa dalawang gunmen. So lumalabas dito na illegal na droga ang mabigat na sinusundan na angulo. Malaki ata ang bayarin nitong biktima sa side po ng ating suspect. Ang pamilya naman ng biktima, inaming nasasangkot sa mga gulo si Chris noon dahil na rin sa mga barkada. Pero matagal na rin siyang nagbago at paglalaro sa computer na lang ang bisyo. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Maganda na ang panahon pero hindi pa humuhupa ang baha. Sa maraming lugar sa Pangasinan at Tuguegarao, si Pangulong Bongbong Marcos naman nangakong bibigyang prioridad ang rehabilitasyon ng probinsya ng Catanduanes. Magbabalita, Simon Gualvez. Nagmistulang extension ng ilog ang kalsadang ito sa barangay Songkil sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Mataas pa rin kasi ang tubig ng Sinukalan River matapos manalasan ng bagyong Pepito, kaya baha pa rin sa mga bahay. Aabot pa rin hanggang dibdib yung tubig sa ilang bahagi nitong binahang barangay Songkil. Kaya no choice sa mga residente rito para makatawid, gumagamit na lamang sila ng mga balsa gaya nito na gawa sa pinagdikit-dikit ng mga kawayan. Ang ilan, biniyak na drum naman ang gamit. Sabi ng ibang residente, basta may second floor at matatanggap na ayuda, okay lang sa kanilang manatili sa lugar. Sanay na kami dito. Sa amin, pag itong kuha ba, sanay ka matumigay, hindi na kami umalis. Bakit ho? Gawa ng mga area namin dito, mga hayop. Hindi naman maalong pag malakas ang amin, saka na sila siguro. Ganito rin ang sitwasyon sa barangay Lumbang sa Calasiao, Pangasinan. Pangamba lamang ng ilan. Na ano yung paa, hindi magkakapalipong ka. Pag ano, lulubog yung paa. Ang masaklap, nalubog din sa baha pati ang mga tininim nilang ampalaya, talong at malunggay sa likod bahay. Sa bayan ng Lingayen, pinsala rin sa taniman ng problema. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 11 milyong pisong pinsala pagdating sa agrikultura sa buong Pangasinan dulot ng bagyong Pepito. 40 barangay naman sa Tuguegarao City ang lubog pa sa baha. Umaapo pa rin kasi ang Cagayan River. Nasa 4,000 lumikas. Pero ang ilang taga-barangay Gosi Norte, hindi maiwan ang mga alaga nilang hayop. Bukod sa ulan, nagpalalaro sa bahang pagpapakawalan ng tubig mula sa Magat Dam. Now is the worst among all the 6 typhoons. Kasi talagang tumaas ang tubig.
And we have so many communities underwater, not to mention even the livelihoods of the other sectors are affected kahit pa hindi sila nabaha. Inikot naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Catanduanes na unang tinumbok ng superbagyong Pepito. Kita mula sa himpapawid ang mga nagtumbahang puno at mga nawasak na bahay. Ayon sa Catanduanes Provincial Government, aabot sa halos 15,000 bahay ang nasira ng bagyong Pepito. Napakalakas po ng tama ng Pepito at kayo ang nauna nung kami nasa Maynila at tinitignan namin ang sitwasyon dito sa inyo ay talaga ang naging problema dito ay yung hindi masyado sa ulan ngunit ang lalakas ng hangin. Tandang-tanda pa raw ng mga nasalanta ang hagupit ng superbagyo sa kanilang lugar. Pumasok ang nanak sa amin. Punta tayo pa. Saan pa kami pupunta? Medyo kinabahan din kay ang lakas ng hangin, pati yung tubig, malakas din. Nakatanggap ng food packs mula sa Department of Social Welfare and Development ang mga nasalanta. Pangako ng Pangulo, uunahin at bibigyang prioridad ang kanilang rehabilitasyon. Nagbibigay po kami ng mga tinatawag, mga building materials po, mga yero, mga dos por dos, pati martilyo, pati pako. Magdadala po kami para kahit papano masimula ninyo ang pagpaayos ng mga inyong mga bahay. May dala rin ng Pangulo na 2.5 million pesos cash assistance. Bukod pa yan sa 50 million pesos na halagang cheque na binigay ni PBBM sa LGU. Pinulong din ng Pangulo mga national at local officials ng Catanduanes. Dito, pinamamadali ng Pangulo ang pagtugon sa problema ng tubig, supply ng kuryente at linya ng komunikasyon sa probinsya. Sa ngayon, wala pa rin supply ng tubig sa buong isla. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Makararanas na tayo ng malamig na simoy ng hangin dahil sa hanging amihan na umiiral na sa bansa. Pero ang pagpasok nito sa buwan ng Nobyembre, sabay hindi raw po normal. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Kasunod ng ilang linggong sunod-sunod na pagdama ng bagyo sa bansa, mula sa bagyong Christine hanggang nitong katatapos lang na Pepito, sa wakas ay nagsimula na rin ang Northeast Monsoon o Amihan Season. Ito ang panahon kung saan inaasahan ang pagbaba ng temperatura dahil sa malamig at tuyong hangin na nagmumula sa hilagang bahagi ng ating planeta. Yun nga lang, kapansin-pansin na sa kalagitnaan na ng Nobyembre, nagsimula ang amihan na ayon sa PAGASA Climatology Division, hindi pa kailanman nangyari sa bansa. Yun yung unusual, yung delay ng pagdating ng Northeast Monsoon natin kasi since 2015, nung nag-start tayong mag-monitor ng onset ng Northeast Monsoon, so makikita natin ito yung pinaka-delay na pronouncement. Unang linggo pa lang daw ng Nobyembre, posible na sanang magsimula ang amihan season dahil sa paunang epekto ng northeasterly wind flow. Pero paliwanag ng PAGASA, nakaapekto ang mga nagdaang bagyo kaya delayed ang amihan. Hindi raw kasi makababa ang malamig na hangin dahil sa mas malalakas na sirkulasyon ng bagyo. Una na rin sinabi ng PAGASA na hindi rin karaniwang nangyayari sa Pilipinas ang magkakasunod na anim na bagyo sa loob ng 4 na linggo. Kaya ang na-delay na amihan at ilang linggong pag-uulan, posibleng dahil din sa pagbabago ng klima sa iba't ibang parte ng mundo. Yung global circulation kasi yung tinatawag nating chaos theory ng ating weather and climate. So kung ano yung nangyayari dito, maaaring may epekto sa ibang kabila ng sa lugar. Yung global climate natin ay nagkakaroon ng pagbaba. Sa ngayon, kahit amihan season na, asahan pa rin daw na may bagyo pang tatama sa bansa. Magpapatuloy kasi hanggang sa susunod na taon ang pag-init ng ating karagatan na nagtutulak sa matitinding sama ng panahon. Actually, until April next year, matataas ang probability na madami tayong ulan na kahit papasok tayo dun sa warm and dry season months natin, ay meron pa din mga pag-uulan yung nakikita natin sa ngayon. Ligtas ang may alam, kaya kahit amihan na at nakakapagpahinga tayo mula sa epekto ng bagyo, gamitin ang sapat na oras para makapaghanda sa mga posibleng sakuna sa hinaharap. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Sa iba pang balita, matapos ang higit isang dekada, nakatakda ng iuwi sa Pilipinas ang death row convict na si Mary Jane Veloso mula sa Indonesia.
Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, pumayag ang Indonesian government na ipagpaliban muna ang pagbitay kay Veloso. Taong 2010, nang mahulihan ng droga si Veloso sa Indonesia at masintensyahan siya ng bitay. 2015 pa dapat siya isasalang sa death row pero naudlot ng mahuli ang kanyang recruiter na nagpuslit daw ng droga sa bagahe niya. Ayon sa Department of Justice, target maiuwi si Veloso bago magpasko. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos kay Indonesian President Prabowo Subianto sa pagpapauwi kay Veloso. Kita raw dito ang lalim ng samahan ng Pilipinas at Indonesia. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang pamilya ni Mary Jane Veloso sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Sabi ng nanay ni Mary Jane na si Celia Veloso, kung iuuwi si Mary Jane para ikulong din, ay mas gugustuhin nila kung sa Indonesia na lang makulong ang anak dahil mas ligtas doon. Kaugnay niyan, makakausap po natin mismo si Nanay Celia Veloso ng live. Magandang tanghali po sa inyo, Nanay Celia. Magandang tanghali po. Nanay, kailan po kayo naabisuhan sa pag-uwi ni Mary Jane sa Pilipinas? Isang araw lang po. Ano po yon? Isang araw lang po. Noong isang araw po? Opo. Opo. Eh, paano nyo po tinanggap yung ganong balita? Ano po ang inyong naging reaksyon nung sinabi po nung isang araw na maiuuwi na at dito na lamang ikukulong ang inyong anak na si Mary Jane? Masaya po kami. Alam po kami na bunutan po ng nagkakito sa sarili. Nag-alangan po ako, natakot. Na baka ano po yung anak ko, hindi po siya masyadong safe dito. Pero ngayon po, gustong-gusto ko na po talaga makauwi siya. Bahala na po ang Panginoon, basta pauwiin lang po ng aking anak. Mm-hmm. May eksaktong date na bang sinabi sa inyo kung kailan po makakauwi si Mary Jane? Wala pa po, hindi pa po namin alam. Sabi po ba sa inyo ng mga otoridad, paano po ang magiging siste, saan daw po dadalhin si Mary Jane kapag inuwi sa Pilipinas? Ang sabi nga po nila, balita po namin noon, pag inilipat po dito sa kulungan daw po na, sana po wag naman na po, sana diretso na po nila dito sa bahay ko. Pero naintindihan naman po natin, ano, Nanay Celia, na hindi po yun posible. Opo, naintindihan ko na po. Balikan po natin yung una nyo po, kasi kanina medyo hindi po malinaw, Nanay, ano. Sa nauna nyo pong interview, ang sabi nyo po ay mas gugustuhin nyo manatili si Mary Jane sa Indonesia kesa dito ikulong. Pakilinaw nga po ulit. Opo, medyo nagkaalanganin po kasi ko dahil noon pinapasok po kami ng mga taong armado. Nag-aalangan po ako dahil como international na sindikatura po sila Maria Cristina, baka iniisip ko baka patayin sa kulungan yung anak ko. Pero ngayon po, hindi na, basta mahalaga po sa akin ngayon, makauwi lang ang anak ko. Bahala na po ang Panginoon sa amin kung ano po ang balak niya talaga. Nanay Celia, napaabot niyo po ba sa kumausap sa inyo, nagsabi sa inyo na makakauwi na si Mary Jane dyan po sa inyong ikinababahala na sa kaligtasan ni Mary Jane pag dito ikinulong? Yung pong ma'am migrante po, yung pong mga sumuporta sa kanya sa Indonesia, kaya lang, ngayon po talagang gusto ko na po makauwi anak ko. Wala na po sa isip ko yung nag-aalangan ako, natatakot. Hindi na po. Basta sabik na po ako makita yung anak ko. Nung pong tinawagan kayo, ano, Nanay Celia, at yun nga, habang naririnig nyo yung sinasabi na makakauwi na matapos ang isang dekada, ano po yung nararamdaman nyo, tumatakbo po sa isip nyo nung mga oras na yon?
saya po namin. Ibig po namin magtitili, maglulundag. Hindi namin alam kung tatakbo kami o ano. Hindi na po kami nakakakain, tatay, pati mga kapatid. Hindi na kami nakakatulog. Tuwan-tuwa po kaming lahat, lalong-lalo na po yung dalawang anak niya. Oh, ano po ang sabi ng kanyang dalawang anak nang ibahagi niyo po yung magandang balita? Sabi po ng mga anak, yay, Eka! Sa wakas, mayroon na raw mag-aalaga sa kanila. Kasi lumaki raw po sila, wala nag-aalaga eh. Ngayon, mayroon na raw po mag-aalaga. Eh, alam po natin na hindi pa rin tapos ano, yung laban po ni Mary Jane at ng inyong pamilya. Pero ngayon pong makakauwi na si Mary Jane, mastiwala na ho ba kayo na sunod na rin siyang mabibigyan po ng clemency o at tuluyan ng makakalaya? Opo, yun po talaga yung inaasahan namin at kaya nagpapasalamat po ako talaga sa ating gobyerno. Eh, kailan ho ba kayo huling nakapag-usap ni Mary Jane? Kailan po yung inyong huling komunikasyon, nanay? Nung isang araw lang po, tumawag po si Mary Jane sa amin. Kaya lang po, wala pa po siyang alam na siya makaka-uwi. Hindi pa po niya alam, hindi pa po namin alam. Tumawag po siya na, nanay, hihintayin ko dito ang pagdalaw niyo sa December 15 to 19. Yun lang po ang alam niya. Kaya inaabangan po kami sa December. Eh walang kamalay-malay pa, pero baka po alam niya na ngayon. Eh, kailan ho ba ulit nakatakda na mag-usap kayo? Ano bang sabi niya? Kailan daw ho siya ulit makakausap niyo? Hindi na po namin alam. Nung isang araw lang po siya tumawag eh. Kaya wala pa po siyang alam. Kami rin po, hindi pa po namin alam noon yun eh. Eh, nung huli niyo pong pag-uusap na... Tumawag po ang migrante. Tapos na po kami nag-uusap ni Mary Jane. Opo. Eh, nung sinabi po, nung nag-uusap po kayo ni Mary Jane at inaasahan nga niya, di ba, na kayo ang pupunta doon. I mean, ano bang napag-usapan niyo? May bilin ba siya sana? O yung mga nabanggit ba siyang mga namimiss niyang kainin o sana'y makita? Opo. Opo, ang sabi po niya sa amin, alagaan daw po namin sarili namin, tapos yung dalawang anak niya, miss na raw niya, at saka yung sana makapagtago daw uli ako ng adobong baboy, yun po lagi nihiling. Yun po ang namimiss niya, yung adobong baboy at yung mga anak. Ah, yun po ang paborito niyang luto niyo. Opo, yung adobong baboy. Nagtago na po namin minsan yan eh. Ay, nakalusot. Eh di tuwan-tuwa. Nung nakalusot, nakatikim ulit. Opo, nakalusot. Tuwan-tuwa. Pagdating po namin, nung dumating po kami doon, kinuha po niya agad, nagtatakbo na po. Kinain na po siguro. That's good. Pero ito po, eh, kahit anytime na gusto niya ng adobong baboy mo, eh, madadalan at madadalan mo po. Kahit araw-araw. Opo. Opo. Eh nanay, kung sakali man ano, na maswertehin at mas maging magandang balita, asan po ba dyan sa bahay nyo? Dyan ho ba siya titira kung sakali? Nasaan ba ang kwarto niya? May inihahanda ba kayo kung sakali man? Ayun po. Meron po. Oh. Meron. Pwede ayun nyo, po, magiging kwarto niya oh. Pwede nyo po bang ipakita sa amin? Sino po bang paano po ba nakatutok yan? Oo. Oh, ayun dito, pala. Dito, Cheryl eh. Andiyan ka pala mo, eh. Ayun. Dito po. Oo, oh, ipakita mo na yung kwarto. Ito yung kwarto. Ayan po, ayan. Ayan po yung kwarto niya. Handang-handa na. Eh, ano sanang ipangsasalubong mo na? Opo. Siyempre, siguro naman po ay magkakaroon kayo ng pagkakataon talagang masalubong siya. Ano po ang ihahanda nyo maliban sa adobong baboy, opo, nanay? Eh, yun po ang problema namin. Alam naman po nyo, mahirap lang buhay namin. Hindi ko po alam sa mga tumutulong sa kanya kung paghahanda nila. Oo. Pero ano pong kahit na isa o dalawang potahe, ano ang ihahanda mo para sa kanya?
Basta po yung gusto niya, adobong baboy at saka po inihaw na isda, okay na po. Ayun. Eh, may lalabang gulay. Eh, hindi po niya hinilingi. Hindi na isda, adobong baboy po hinihingi. Ayun na. Ay, talagang ibigay natin yan. Pero panghuli, Nanay Celia, ano po ang ating mensahe sa pamahalaan at Indonesia? Maraming salamat po sa ating Pangulo at sa Pangulo po ng Indonesia, sa mga taong simbahan, sa mga attorney, migrante, sa mga media, at sa lahat-lahat po ng sumuporta kay Mayor Jim. Maraming salamat po sa inyong lahat. Napakaganda po, pong ano Pamasko po sa inyo at sa inyong pamilya, no, Nanay? Ay, napakaganda po talaga, napakaganda. Yan po ang pinakamaganda regalo po sa amin. Sa December 13, birthday ko, yan po ang regalo. Ay, double, di ba? Birthday gift na, Christmas gift pa. Opo. Inakala niyo po ba na makakauwi pa si Mary Jane? Na magkikita pa kayo ulit or talagang makakauwi siya ng Pilipinas? Hindi po. Alam po ba ninyo na ang asa-isipan po namin ni tatay, siguro... Talagang ipinanganak ko lang si Mary Jane na doon magtitira sa Indonesia. O kaya makauwi si Mary Jane kung patay na. Yun po ang asa-isip namin dahil 6 na taon po wala pong hearing na naganap. Mm-hmm. Tahimik na tahimik. Mm-hmm. Ay paano po kayo naging matatag? Paano nyo po napanatiling matatag at patuloy yung pananalig nyo na paniniwala nyo na may mangyayaring maganda kay Mary Jane? Kay Mary Jane po. Siya po nagpatatag sa amin. At saka sa dalawang anak niya. Yun po nagpatatag sa amin. Mm-hmm. Eh, si tatay, kamusta? Bigla po siya lumakas mula nung nalaman na ganito po si Mary Jane magkakauwi. Mm-hmm. Nawala po ang mga nararamdaman. Nandyan po ba siya? Opo, andito po. Eh, pwede ho ba nating ano po ba siya, komportabling makausap? Kahit kaunti. Oy! Ay, ano bang pangalan ni tatay? Ito, tatay daw, kausapin ka. Oo. Cesar Veloso po. Cesar Veloso po. Tatay Cesar, si Cheryl po. Abay, ano po ang inyong pakiramdam na... Bago raw po magpasko, makakauwi daw po si Mary Jane. Nako, maraming salamat po. Talaga po yan po ang hinihintay namin simula sa purpa po. Oo. Abay, sabi po ni Nanay Celia, bigla ka daw lumakas. De, noong kwan po, nasa gitna po ako ng bukid. Eh talaga pong may tumawag sa aming migrante na international na nag-announce na daw po ang ating mahal na Pangulo na pauwiin na po si Mary Jane. Doon pa lang po talaga pong masaya na po ako. Anong ginawa niyo po sa gitna ng bukid nang malaman niyo yun? di huminto po ako. Ala na po, talaga pong parang nasiyak na po ako dahil tumawag nga po yung international migrant international na yun nga po nag-announce na po ang ating mahal na pangulo na uuwi na si Mary Jane. Talaga pong yung mga tuhod ko nangangatog po. Talaga pong kwan. Ano po na lamang ang ating mensahe po sa ating pamahalaan at sa Indonesian government, tatay? Ang mensahe ko po sa ating mga mahal na Pangulo, lalong-lalo na po dun sa Indonesian, na nagpapasalamat po ako sa kanila at itong taon po na ito, nagdesisyon na po sila na pauwiin na po ang aking anak dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mm-hmm. Sige po, marami rin pong salamat sa inyong oras at... tayo po ang buong bansa ay kasabay niyong maghihintay sa kanyang pagbabalik at umaasa nga
makakuha po siya ng hustisyang nararapat para sa kanya. Maraming salamat po. Ayan, salamat po Tatay Cesar at Nanay Celia Veloso, ang mga magulang ni Mary Jane Veloso. At sa puntong ito, magkakausap naman po natin si Attorney Edre Olalia, ang legal counsel ni Mary Jane Veloso. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Ay, magandang tanghali ulit, Cheryl. If I may call you so, ha? Opo, abay kakakausap ko lamang po sa mga magulang ni Mary Jane at talaga pong tuwan-tuwa naman dito po sa balitang ito. Nakipag-ugnayan na ho ba kayo sa ating pamahalaan at sa Indonesia kung kailan ang posibleng pag-uwi po ni Mary Jane, Attorney Olalia? Oo, oh, narinig ko sa panayam mo. Nagutom nga ako sa usapan niyo sa adobo. Adobong baboy, oo. Oh. But anyway, hindi pa kami hindi pa kami nagko-coordinate because I understand na unawa naman namin na medyo ang tawag dito sensitive, no? Pag-uusap ng magkabilang pamahalaan. Hindi pa kami privy, ika nga, no? Kasi political, diplomatic approach itong ginagawa ng ating kamalaan ngayon. So wala pa kaming detalye, maliban lang sa alam na natin sa publiko. May idea din po ba tayo, kasi wala pa nga pong pag-uusap, pero kung paano yung magiging proseso, saan dadalhin si Mary Jane, pag-uwi sa Pilipinas? Sa totoo lang, wala talaga. Kasi kakaibang Cheryl, kakaibang sitwasyon, novel nga ang tawag ko, no? Or unique, no? Wala pa akong karanasan o alam na ganito yung pangyayari, may ililipat. Yung napatawan na ng death sentence sa ibang bansa, iuuwi sa bayan niya para ipagpatuloy ang sentensya, wala naman death penalty sa atin ngayon. So ako lang, binivisualize ko lang, no? Without preempting, ayaw namin pangunahan. No? Pero ang possibilities, ganito naman ang range. Eh. Ang possibilities naman ay ang pinakamaganda niyan, bago pa man ilipad si Mary Jane, magdeklara na kagad si Presidente Marcos Jr. ng clemencia, no? Kaya hindi na siya kailangan na ituloy sa anumang piitan. Ang hindi magandang posibilidad ay idiretso siya sa kulungan, tapos ay ipagpatuloy ang sentensya niya, pero hindi siyempre kamatayan, kundi yung tinatawag ika nga na habang buhay na 40 years, no? Pero meron din mga posibilidad sa gitna niyan, no? Pwedeng bawasan, pwedeng bigyan ng pardon, no, conditional. So hindi pa natin masabi, masyado pang maaga, nag-uusap pa yung magkabilang kami. Attorney, posible bang, depende po yan sa kasunduan ng ating dalawang pamahalaan na pwedeng sabihin ng Indonesian government, pagdating sa inyo sa Pilipinas, kayo na ang bahala kung anong gagawin. Kung bibigyan ng clemency or idediretso pa sa kulungan. Or pwede rin sabihin ng Indonesian government na pauuwi namin si Mary Jane provided na itutuloy niya yung sentensya sa kanya. Pwede pong sila ang magbigay ng ano po, ng condition. Noong syempre, si Campione magbigay ng condition kasi na-convict si Mary Jane sa balangkas ng legal system, legal judicial system ng Indonesia kasi di umano nung nangyari yung krimen, di ba? Doon siya na nilitis. Pero ano po, Sherid, noong nagbigay ng pahayag, press statement, yung Indonesian Ministry, Coordinating Ministry ang tawag din. Nandun mismo, no? Sa isang pahayag, na nung panahon na yon, no, isang linggo na kalilipas, kinokonsidera pa lang nila, no. Ngayon umaga sinabi na ni President Marcos na uuwi na nga, detalye na lang. Kanina nabasa ko rin, sabi ng DFA, sana bago Pasko. Pero ano man, doon sa press statement April 13 yata, kung di ako nagkakamali, sinabi na mismo ng Indonesian Ministry na kapag nailipat na si Mary Jane sa Pilipinas, inililipat nila hindi ang jurisdiction. Ang inililipat nila, una, ang custodia, yung sabihin, yung physical custody merger. At, malinaw doon ha, nililipat na nila sa Philippine government ang kapasyahan kung bibigyan siya ng, sa English, remission or clemency. Malinaw. Yung sabihin,
that early, isang linggo nakalilipas, sinasabi na ng ministro, o sige, okay lang sa amin na ilipas sa inyo, tapos bahala na kayo kung ano ang pasya nyo. Basta kami, as far as we're concerned, convicted na siya as a death sentence. Ang nangyari niyan, may unique na situation, katangi-tangi, makakaibang situation. Wala tayong death penalty. So hindi mo mapapataw ang death penalty sa kanya na wala naman sa ating batas. No? So malinaw na merong pagkakataon ang ating pamilaan, bigyan siya ng clemencia. At yun nga po ang kaninang inaapila, ang mensahe, apila ni Nanay Celia sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sana nga ay mabigyan ng clemency. Well, hihintayin po natin yung kanyang pagbabalik at titingnan natin. I'm sure pag-aaralang maigi po yan ng ating gobyerno kung ano ang kanilang magiging desisyon. Pero Attorney Olalia, hanggang ngayon din po ay pending yung human trafficking case laban sa recruiters ni Mary Jane. Ano na po ba ang nangyari? Ano pong update at ano ang sunod niyong legal action kaugnay po nito? Opo, hindi lang human trafficking, Cheryl. Illegal recruitment at estafa. Kasi nagluwal sila ng pera para nga dun sa biyahe. But anyway, pending pa siya sa Regional Trial Court sa Nueva Ecija. Ang naiiwan o natatangi na lamang na hakbang ay itong nabimbin na pagkuha ng kanyang testimonya. Bago pa pumutok itong development makaraan ng isang linggo na handa na at kinukonsideran ng Indonesian government ang paglipat ng kustodiya, ay dapat sa Indonesia jail kukunin yung kanyang testimonya. Ngayon, ano ang mangyayari sa harap ng kaganapan na to? So dalawa ang posibilidad. Kung nasa Indonesia pa siya at natakda na ang petsa ng tinatawag na deposition o testimonya, pwedeng kunin na sa Indonesia yung testimonya niya. Pero kung nailipat na siya, ay mas maganda kung dito. Bakit tanyo? Kasi hindi na kailangan umipagpa ang ating West, ang mga abogado, maghahanda pa sa preso doon. Mas maganda na dito na mismo sa ano, sa katunayan. Ito lang, ngayon ko lang naisip pala ito, Cheryl, ano? Kung nakalaya na siya, mismo siya pwede mag-testify na sa korte personally. Bakit pa kailangan mag-deposition, di ba? Kasi ang deposition ay alternatibo lamang doon sa pagkakataon na hindi siya pwede mag-testify in person. Eh kung nakauwi na nga pala siya, di bakit pa kailangan pa mag-deposition? Iyaharap namin siya sa, ano, sa korte para ma-cross-examine tapos makita ng husgado kung kapag ipaniwala na ang kanyang version na nangyari sa kanya. Sa pagiging abogado at sa legalidad at doon sa posibleng pagdedesisyon na pagbibigay ng pamahalaan ng clemency, may bearing po ba itong kasong ito? Ay oo. Oo, may bearing. Kung hindi man legally, kasi bakit sabi ko hindi man legally? Kasi final na po kasi yun sa Indonesia. Final in conviction. So, hindi na mapapalitan yan. Kaya ang epekto na lang yan ay moral and political kasi nga dagdag na batayan yan para mabigyan siya ng clemency. Ay, yung nga pala, oh, mismo yung 40 sa Pilipinas, nagsabi na biktima siya. O, bakit hindi na lang natin dagdag? Ha? Kasi may mga nabanggit na ako mga batayang makatao, di ba? Humanitarian grounds. Tapos, syempre, sa mas malawak na pagtingin, mapapatunayan din natin sa pamamaraan ng ating justice system sa puntong ito, sa issue ito, na ano, nabibiktima yung ating mga kababayan, yung kanilang kamangmangan, yung kanilang kahinaan, ng mga sindikato. Kailangan talaga matugis yung mga sindikato, hindi lang yung nakakulong ngayon, kundi pati yung international syndicate. So magiging hudyat yan para pa mahabol natin yung mga talagang walang kaluluwa talaga yung mga taong yan, no? Talagang pinagpakanulo yung mga inosenteng tao, no? Biruin mo, muntik ng ma-firing squad ng ating kababayan na walang kamuang-muang. Panghuli na lamang po, on behalf of the family ni Mary Jane, ano rin po ang ating apila sa ating pamahalaan bilang legal counsel po ni Mary Jane Veloso? Ay, kaisa kami, siyempre, ng nila nanay, tatay, yung dalawang binatilyo na ngayon, kasi ilang years na, no? 14 years na, na kagyat na bigyan na natin ng hindi lang katarungan kundi yung
sa konkreto, yung clemency, absolute pardon na natin, huwag na natin idiretso sa pulungan. Na, ano na siya, nag-suffer na siya, no? Nang matagal, yung trauma, mental, yung pagka ulila niya, no? Ng mga anak niya, sa nanay nila, may sakit siya, tapos yung punto na siya ay walang kinalaman sa droga na pinabitbit lamang sa kanyang maleta. So nananawagan kami, kaisa namin, yung ano, na bigyan na natin ng kami siya ating kababayan. At sana hindi na maulit kasi 1995, nagkaroon tayo ng floor contemplation eh. Mm-hmm. Eh, naghahabol na naman tayo noon. Eh, sa katamaang palad, nabitay yung floor, kung naalala ninyo, di ba? Domestic helper din yun. Mm-hmm. Eh, mabuti to, ano to, kasi practically, dahil meron ng kasunduan na transfer custody, hindi na mabibitay si Mary Jane. Mm-hmm. Hindi na siya mabibitay. Yun ang dulo niyan. Mm-hmm. Yun ang dulo niyan. So, lahat ng sinabi natin, lahat ang dulo niyan, na-save na natin ang buhay ni Mary Jane. Mm-hmm. Panghuli na lamang po, naalala ko ng pahabol. Pag po i-release na, pauwi na dito si Mary Jane, kailangan po ba or magre-request po ba kayo na mayroon man lang from side po ni Mary Jane na representative na kasamang susundo sa kanya tapos pauwi? Ay, oo. Sa katunayan, kausap ko si nanay kanina, no? Kaninang umaga. Opo. Ang kahilingan niya ay masundo nila. Okay. Yung mag-asawa at saka yung binatilyo. At may dagdag pa niya, sabi niya, baka pwedeng may sumamang NUPL. Opo. Kasi malakas ang nakakalakas ng loob daw nila pag may kasama silang nakakaalam ng mga pasikot-sikot. Mm-hmm. Eh, syempre, handa naman kami, no? Makailang beses na rin naman kami nakapunta at bumisita kay Mary Jane mula pa noong 2015. So, yan po ang yapila at hihilingin din ng pamilya ni Mary Jane sa ating pamahalaan. Oh, bahala na po ang pamilya niya. Pagpapiksyan na po nila. Basta kami, handa po kami ano't ano. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Edre Olalia, ang legal counsel ni Mary Jane Veloso. Susunod, mga Pilipinong tago ng tago o TNT sa Amerika, pinakikiusapang muli ng embahada na umuwi na ng bansa. I always tell our friends, everybody, just do everything right. Really, I mean, there is no other way. Yan na at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Formal na maluklok sa pwesto si US President-elect Donald Trump, tinatrabaho na raw ng pamahalaan ng Pilipinas ang lagay ng mga kapatid nating illegal immigrants sa Amerika. Pero aminado ang ating embahada, maaaring wala silang magawa sa issue. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Pinansa si Pangulong Bongbong Marcos na magpapatuloy ang magandang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ng magbabalik na presidenteng si Donald Trump. Kasunod yan ang pakikipag-usap ng Pangulo sa telepono kay Trump. I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be. Because it has been for a very long time. Nabanggit din ni PBBM ang planong pakikipagkita sa US President. Hindi raw ito ang unang beses na maghaharap ang dalawang lider. Sabi ni Philippine Ambassador to the United States, Babe Romualdez, minsan na silang nagkita noon sa New York. Well, I think it would be a very good relationship. As the President said, he actually met President Trump even before when he was a young man in New York when he went to one of those events with his mother. So there's that personal relationship which President Trump aware of. He is known to have to like to have personal relationships with heads of state, and I think that that relationship with the president would be a very good one. Hindi naman natalakay ni Marcos at Trump ang usapin ng posibleng pagpapadeport sa mga immigrant sa Estados Unidos. Naglalaro sa 300,000 hanggang 370,000 ang undocumented Filipinos doon.
Sabi ng embahada, magpupulong na sila ng mga consul general para pag-usapan ng hakbang kaugnay dito. And we're going to have precisely one of the main topics of our conversation or our meeting will be, of course, on how we can assist our Filipinos who are living here in the United States on a not legal basis, but an opportunity to be able to be legal. And if there is that opportunity, obviously they'll be able to have a path to stay here. So that's the first step that we're going to be doing. Kinausap na rin ang ambassador ang Department of Foreign Affairs para tumulong sa mga Pinoy sa Estados Unidos. Nakikipag-ugnayan din daw sila sa mga PhilAm lawyers doon para pag-aralan ng eksaktong magiging laman ng immigration policy. Sa mga Pinoy naman na may nakabinbing visa application sa US, ito ang payo ng embahada. I always tell our friends, everybody, just do everything right. Really, I mean, there is no other way. Just apply, give them the right information, and always say the truth. Because one way or the other, the minute there is something wrong with your application, then there's already a mark in your name. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Fiesta mode ngayon sa Sultan Kudarat kung saan ginugunita ang anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang lalawigan. Para sa update, live na magbabalita si Bril Montalvo. Bril? Cheryl, tuloy-tuloy pa rin ang saya dito sa Sultan Kudarat kung saan ipinagdiriwang ang Kalimudan Festival 2024. Ang selebrasyon nagsimula na kagabi. Carnival rides gaya ng Ferris wheel, carousel at marami pang iba. May playground din para sa mga bata. At syempre, napakaraming tsibog. Kasama yan sa mga atraksyon sa Kalimudan Festival 2024 dito mismo sa harap ng Kapitolyo ng probinsya ng Sultan Kudarat. Si Mariana taga Tacurong City, dumayo pa dito kasama ang kanyang anak at mga pamangkin para maglaro sa inflatable playground. Ipa ko po yung ito ng anak ko, masaya na po ako. Sa loob ng amusement park, may banda pa. Sa launch ng week-long celebration, in attendance si Governor Dato Pax Ali Mangundadato kasama ang mga lokal na opisyal. Time out na muna sila sa gulo ng politika para ipagdiwang ikalimamput isang anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang lalawigan. Mga kababayan ko, this Kalimudan Festival should remind us of what we want to be in the future. Yes, we have done a lot of good things. Marami na po tayong nagawa at malayo na po ating malakbay. Sa concert, isa sa mga nagtanghal ang Pinoy popstar royalty na si Sarah Jeronimo. Kasama pa ang asawang si Mateo Guidicelli. Nagtapos yan sa ingranding fireworks display. Cherry, lang mamaya ay mayroon pang mga celebrity guests na magpapasaya sa Kalimudan Festival dito sa Sultan Kudarat kagaya ni Jericho Rosales. Matatapos naman ang selebrasyon ng Kalimudan ngayong Biyernes kung saan present naman si Ann Cabugabol, Vice Ganda. Cheryl? Daghang salamat, Bril Montalvo. Magandang tanghali mga kapatid. Unti-unti nang nagtataasan ang presyo ng Noche Buena products. Kaya naman, naglabas na ng price guide ang Department of Trade and Industry para makontrol ang paglobo ng presyo. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, anong plano niyong ihandang pagkain sa Noche Buena? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Siguro po ano, yung specialty po na sa igado, mga gano'n na ulam. Pag yun na yung food, medyo napapadami yung kain namin. Mahilig po kasi kami sa pasta. Kasi po yung asawa ko, kahit pasta lang, hindi naman kailangan kong preto regados. Then sa kasalad po, mga gulay. Mahilig po kasi magulay. So yung replacement po sa meat, yan, sa protein, gano'n po. Yung usual po na handa ng mga spaghetti, macaroni, yun. Hamon. Kasi may libre kaming hamon. Usually po yung hinahanda natin as Pinoy, yung spaghetti, salad, such as fruit salad, buko salad, ano pa. Yung mga pang ano lang po, pang Pinoy. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.
Disney Content Showcase dito sa Singapore. Meaning, makikita na nga natin yung mga pasilip nila for 2025. Ang nakakatuwa pa, napakalaki po ng Philippine contingent dito. At mga 20 plus po kami ha, ng mga journalist at content creator na talaga naman makakasalubuha yung mga K-drama stars at Hollywood stars na talagang handog ng Disney for 2025. Ako, ito nga, may pasilip ako sa inyo. Mabuhay! Ito na nga ang pinakamalaking pasabog ng Disney ng taon, ang kanilang content showcase mula pelikula, mga K-serye. Siyempre, ito na talaga. Nakakatuwa kasi talagang sa 2025 sa Disney Showcase, makikita nyo, napakadaming superstar ha, na lineup nila. Nandun sina Kim Soo-yoon, sina Joo Ji-hoon ng Light Shop, ang dami, A Shop for Killers. Talagang lahat mapapanood mo sa Disney Plus. Mga pasilip ni Snow White ngayong umaga rito, at ang pinaka nakakatuwa pa, nakita nga natin yung mga local stars din natin na makakasama natin. At siyempre, may mga interviewin sila mga paborito nating Hollywood at K-drama stars. Kagaya natin, ito ay sina Kyle Chari at AC Bonifacio. Pangarap lang to ng mga bata noon eh. Imagine, in-invite kami ng Disney mismo para pumunta ng Singapore. Yun pa lang, whether or not I'm interviewing someone, that pa lang, sobrang natutuwa ako. I'm so blessed, so happy to be here. It's nice to finally put the journalist hat on. Aww. After being a dancer, performer po for so long. It's nice to explore. Journalist din sa senior high. Yes po, pero mostly acting lang po. Hindi po totoo, but this is like for real. You have to do the research, you have to prepare for it talaga. You have to know what you're getting into. So it's nice to be just growing as an artist and as a person po with this. Ayun ang backdrop dahil itong ikalawa, kailangan natin ikwento na talaga yung mga streaming platforms sa Pilipinas, patindi ng patindi. Kagabi nga nag-launch na nga ang Max ng HBO at nandyan syempre ang ating mobile journal sa kanyang storya. Watch this! Huwag niyo na naman ang mga kapatid nating mahilig mag-binge watch dahil finally, nasa Pilipinas na ang Max! Christmas came early dahil sa pasabog na launch ng newest streaming platform sa bansa na Max, kahapon yan sa Bonifacio Global City. Paano ba naman, kada avenue ay may makukulay na punong sasalubong sayo at iba't iba ang theme niyan. Pahabol sa Halloween ang unang bumungad na lighted The Last of Us Dead 3. Tila nasa House of Dragons ka naman dahil sa lighted Werewood 3. At syempre, save the best for the last para sa mga muggles. Ito nga si Gerald, di naman halatang prepared sa outfit. If you're a Potter Bulls fan, super saya talaga. Well, inaabang ako dito yung reboot series ng Harry Potter, so I would want to experience the story again in a different light. Worth it naman talaga ang punta dahil present mismo ang Weasley Twins actors na si James and Oliver Phelps na mismong nagpailaw sa Harry Potter Floating Candles 3. Thank you so much for such a great welcome, and it is amazing to be here with the whole Max family. Bukod sa Harry Potter movies, mapapanood din ng twins bilang hosts ng Max reality show Harry Potter Wizards of Baking. Hindi pa dyan natatapos ang gabi dahil pinasilip na rin ang unang episode ng Dune Prophecy sa fans. Available naman ang Max in bundles with your Signal subscription for as low as 549 pesos o di kaya'y add-on for the Signal postpaid and prepaid subscription. This is very important for Signal. Because now we're able to make our content lineup fuller. I would like to have everybody to enjoy your Max with your Signal subscriptions. We're all excited, and I hope you will share that excitement and open up your content consumption with Signal and Max. Ready na ba ang popcorn mo? Dahil with thousands of TV shows and movies, di ka talaga mauubusan ng choices with Max. Mobile journalist Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. At yan ang latest sa showbiz mula rito sa Singapore. Humanda na kayo dahil may mga local stars din tayong kasama rito, kagaya nila JK Labajo, Kyle Etchari, AC Bonifacio, Denise Laurel. Makakausap rin natin sila tungkol sa kanilang mga encounters with our K-Opas. At abangan nyo yan bukas. Yan muna latest mula rito sa Singapore. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. Mga kapatid, 35 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.